Ideas are the starting point ng paggagawa ng story. So lahat ng books na nababasa mo ngayon, it all started with a single idea or single scene. So, well, as in is an idea. So, yeah. So, meron ka ng idea na naisip. What's next? Anong mga step na step by step na gagawin mo to turn it into a book or to turn it into a story? So, let's begin. First, my name is Darko Anthony. I'm a published author and radio DJ and two-time author of the year nominee. Hi! So there, let's start. So first things first, you have an idea. The first step is just write. Yun lang. You don't have to know everything. You don't have to be super smart about it. You don't have to, you know, be a master about it. You just have to start writing. If you have that passion, just start writing. You don't need to overthink. So you have an idea, start writing. So ano yung susulat mo? The next step is brain dumping. So, brain dumping, ilalagay mo lang siya dyan, ibubuhos mo lang lahat ng ideas, lahat ng gusto mong makita doon sa book mo, doon mo ilalagay sa brain dumping. So, napaka-strong companion talaga for writers ang ballpen and notebook. Why is that? Because you cannot trust your own memory. Diba? It's not as powerful as you think. May mga bagay ka naaalala kagaya ng nakaraan mo kung paano kanya niloko. Yan, strong memory natin dyan. Pero pag minsan sa mga utang, nalilimutan natin eh. So do not trust our memory. So pag may naisip kang scene, naisip kang idea, you write it down. So you, ang tawag natin, you brain dump. So ako nagbe-brain dump ako before to madami akong notebook about brain dumping. So kagaya nito, ito ginagamit ko currently. So pag nakita nyo, may mga nakasulat here. Yan. It's, dyan ako nag-brain dump. Here, this one. It's my first notebooks about brain dumping. So, kita nyo naman, this one is medyo luma na. This one, madumi na to. Assassin's Creed pa to. And this one, this is Disney. These are notebooks na pinagtatapunan ko ng ideas. So, dito ako nag-brain dump. I also have this. Look at this. Ang kapal niya, diba? So, this also, pinagbubuhusan ko siya ng ideas. I actually have section dito sa big notebook na ito, which writes, you know, idea. Look at that. Idea. Diba? So, in here, nakasulat dito, ay mga ideas na pwede ko ilagay sa aking story. So, not all the ideas na ilalagay mo sa brain dumping, lahat ng ideas na ibubukus mo sa papel, ay magagamit mo. So, most of them is talagang dumped, di ba? Talagang, you know, basura. You can't use it. Sa current story na gagawin mo, you can't use it. But, do not throw it away. Kasi you can still use that idea sa other story. So, that's the first one, or actually the second one, idea and then brain dumping. Next, after mo mag-brain dumping, kasi nga, by the word itself, dumping, it's makalat. It's, ano talaga, magulo. It's disorganized. Kasi nagda-dump ka lang ng ideas. You're just writing the idea para hindi mo malimutan. Di ba? Para nandun lang siya, nakamarka lang siya doon sa notebook mo. Now, what's the next step after you brain dump? You organize the dump. Di ba? Organize mo na yung kalat. So, you will pick ideas na pwede mo magamit dun sa story. Alin din yung mga useful, alin din yung pwede mong palaguin, alin din yung pwede mo pang i-improve, alin din yung talagang alisin mo na. And then, after mong ma-organize yung iyong ideas, you start outlining. So, para sa mga writers natin dyang pantsers, kasi we have two kinds of writers daw, the plotters and the pantsers. Now, the plotters, sila yung mga talagang detailed. Sinusulat talaga nila yung outline, talagang meron silang beat sheet and all. But the pantser, sila yung mga nagsusulat ng wala lang, di ba? Yung ano lang, yung as they go. Habang nagsusulat sila, dun sila nag-generate na ng ideas, dun sila bumubuo ng plots, dun nila binubuo yung storya as they go. No? So, yun yung pagkaiba ng plotter and ng pantser. So, but I think I'm a bit of both, 'di ba? Kasi pag plotter ka, habang nagsusulat ka, nagiging pantser ka na din kasi nagkakaroon ka din ng nagde-generate ka din ng bagong ideas sa sinusulat mo and then ini-include mo siya doon sa plot mo. So, a bit of both siguro ang most writers. So, yeah, so the next na gagawin mo after mo ma-organize yung ideas mo is to plot, is to do outline.
to plot the story. So that's what I recommend talaga. At the very least, yung basic na act 1, 2 and 3 or at least yung beginning, middle and end. At least yun man lang alam mo, at least yun man lang is na-jot down mo, na-i-plot mo na-outline mo. At least that, 'di ba? Para hindi ka maliligaw dun sa story, hindi ka mawawala dun sa story. You are not wala ka sa dilemma, hindi ka nangangapa, ganun. So, yeah, kung you're a pantser, at least that, yun man lang, yung basic na beginning, middle, and end is nakasulat dun, diba? At least naka-outline yun. So, alam mo yung mga, ano, yung mga milestones, yung turning points, you know that, diba? Hindi ka maliligaw. So, yeah, yun. That's how you turn ideas into a story. So, kasi pag na-plot mo na yun, nasulat mo na yung, na, nakaabot ka na dun sa outlining, sa plotting na, alam mo na yung beginning, middle, and end. You can actually go back to ano, to step one, just write. Diba? Sulat mo na, yun na. And you just created a book from an idea, diba? For more writing videos, please watch the next video. Subscribe, like, and hey, share this video sa mga kapwa niyo writers. Yun lang. Bye.